Yun, no? Ayos, no? Magandang araw sa inyong lahat, no? So, update tayo sa kaso ng Itbulaga, no? So, yung update natin ngayon ay napag-ala namin na kapag ka preliminary injunction pala, 20 days lang, pag hindi na ipasa yun or hindi na actionan ng judge, eh wala na pala. Kumbaga, deem expired na. So, hindi natin alam. Baka naman hindi mangyari yon. Pero sana magkaroon ng deliberation doon para malaman. Kasi ang pagkakalam namin, ang preliminary injunction, wala siyang ano, hindi naman kailangan mag-trial kung hindi show cause lang. Yun ang sabi ng batas, no? So hindi natin alam kung bakit nagkaganon. So yun yung update natin. Sa kay Francis Leo Marcos naman, ang update natin, so mag-aantay tayo ng 30 to 90 days. No, nag-aantay pa tayo. So yung 90 days niya ni September. Hindi natin alam kung i-maximize or i-maximum ng judge, no, bago niya ibigay yung verdict, no. So titignan pa natin 'yon. So yun yung mga, at abangan nyo rin yung pagtalakay, kaya nga tayo nag-update ngayon kasi hindi ko maano yung LS natin kanina, gawa ng naka-strike na naman tayo, no? So, ayun, no? Doon na yung title, eh. Free FLM, Free TBJ, no? Free the Filipino people. Kasi nga, sa tingin namin, parang ang sambayan ng Pilipino din ang naapektuhan, no? Sa kaso ng Itbulaga, no? So, yun lang, ano? Ano pa ba ang dapat natin yan, no? So, Alden Richards, nasa Amerika, no? Si Vice Gandaro, nasa Taiwan, no? Yun. Siguro magwa 1 week. 2 days ang alam namin suspension, pero siguro mga 1 week naman. So, yun yung mga update natin, no? So, yun lang po muna at maraming salamat sa inyong lahat.